Ang topic natin ngayon sa video na ito ay gabay kung ilang bisis nga ba purgahin ang isang biik mula pagsilang hanggang ito ay ibibinta. Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta na mong tanan? Kumusta na kamudira tanan mga viewers? So welcome back po sa aking channel. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay kagaya sa nasabi ko kanina sa intro natin na gabay kung ilang bisis purgahin ang biik hanggang ito ay ibibinta. Yung tinutukoy dito guys, yung fattener, no? Kasi po, ang tanong ni kabayang Zipa ni Mika M. Gamas, sabi niya, Sir, or Kuya Dudong, ikapila ka nagpurga until nabaligya na nimo ang imong mga baboy. Ilang bisis daw po ba ako nagpurga ng aking baboy fattener bago ko naibinta? Ayan, magandang katanungan po. Pero gusto ko lang po muna guys i-disclaimer ha. Ang gamot pamurga na akin pong babanggitin dito sa video na ito ay hindi po ako sponsored. Okay? And then, ang ibang mga information na akin pong ibabahagi sa inyo guys dito sa video na ito ay nanggagaling din po sa iba kong or sa munti kong pagsaliksik. At ang iba namang impormasyon ay nanggagaling din po mismo sa akin pong sariling karanasan sa pagpurga dito po sa aking small backyard piggery. Okay, direkto na po yun tayo. Kadalasan po, ang biik mula pagsilang hanggang pagsapit ng 1 month or 30 days old since birth, yan po ay pwede nang iwalay sa inahin. And then, pagkatapos nawalay, 5 days after walay sa inahin, in short, 35 days old since birth, yan po ang panahon na purgahin natin ang mga biik. First purga or unang pagpurga sa 35 days old since birth. Pangalawa po, ang pre-starter stage sa edad na 36 to 60 days old since birth. Diyan po sa pang 60 days old na edad, purga ka ulit kababayan bago ka mag-shift sa starter. Yan po ang pangalawang bisis ng pagpurga sa ating baboy. Pangatlo, sa starter stage, sa edad po na 61 to 90 days old since birth, dyan po sa pang 90 days old na edad, magpurga po tayo ulit bago tayo mag-shift sa grower. Yan po ang pangatlong pagpurga. Dito po sa grower stage, sa edad po or sa gulang ng baboy na 91 days old hanggang 120 days old since birth, dyan po sa ika-120 days old na edad, purga po tayo ulit bago tayo mag-shift sa finisher. Dyan po sa finisher stage, sa edad po na 121 days old pa itaas, wala na po akong ginawang pagpurga noon. Ibig sabihin, apat na bisis po si Dodong nagpurga sa akin pong mga fatteners, viewers. Yan po ang aking ginagawa, no? Okay, ulitin ko lang para hindi tayo malito, ano? Beginners, makinig pong maigi. Unang pagpurga ni Dodong noong pang 35 days old since birth. Yung pangalawang pagpurga sa pre-starter stage sa edad na 36 to 60 days old since birth. Yung pangalawang pagpurga. Bago tayo nag-shift sa starter noon, nagpurga po ako sa aking pong mga biik. Sa starter stage, pangatlong pagpurga ko sa edad na 61 days to 90 days. Doon sa pang 90 days po, nagpurga po ako bago nag-shift sa grower. Sa grower stage naman, sa edad na 91 days to 120 days since birth, doon po sa pang 120 days old since birth, yun po ang time na nagpurga po ako. Sa finisher stage, sa edad na 121 days old pataas, hindi na po ako nagpurga. Inulit ko lang po para maintindihan po nating lahat. Kuya Dudong, pwede mo ba kaming turuan? Dahil kami po ay baguhan pa lang talaga sa pag-aalaga po ng baboy. Paano po ba ang dosage and administration? Okay, beginners, ito po ha. Ito po ang atin pong humble na i-share sa inyo. Sa dosage and administration, sa winlings po, 10 heads is to 1 sachet of latigo, 1,010 grams na sachet.
Ang isang bait naman is to 1 sachet of Latigo 1000 5 grams. Meron kasing 10 grams, meron din pong 5 grams. So yan po ha. And then pagsapit po sa growers o sa grower stage po no, every 3 heads sa grower heads ng mga baboy o sa grower stage is to 1 sachet ng Latigo 1000 10 grams. Pwede pong ihalo pala ito sa tubig, 1 gallon of water na inumin nila, or pwede rin pong ihalo sa kanilang pagkain. Basahin nyo guys ang feeds para mas okay ang pagmix mo sa pamurga mo, no? And then meron tayong bonus tip pala guys, no? Beginners, alam ko po na ang napagdaanan ko po noon, kahit na hindi naman po talaga ako expert sa pag-alaga ng baboy, pero ayon lang sa akin pong mga naranasan, ay maganda pong gawin natin na tayong mga baguhan ay makipag coordinate or makipag-contact po sa ating every technician, every brand technician, para po sa actual or sa personal na pag-assess nila sa atin. Dahil baguhan nga tayo, hindi pa natin alam ang gagawin, no? Ulitin ko po, ang pag-contact sa inyong mga brand technician is mahalaga. Kung wala sila, pwede po kayong kumontak sa inyong mga silingan or mga kapitbahay ng mga hag resource na mas lamang ng kaalaman sa atin. Take note viewers, kung sakaling meron pong kaso ng ASF or African Swine Fever o kaya hag cholera ang inyo pong lugar, syempre po ang biosecurity ay mahalaga. So ang ating gagawin dyan, na kapag kailangan mong magpurga, halimbawa na hindi mo alam, ang pinaka-suggestion ko po ay communicate your brand technician through online para ma-assess po nila kayo kung anong dapat gawin. Yan lang po kasimple. Ang bonus tip ko po ay pwede rin po ang Latigo 1000 sa isang inahin, no? Isang inahin is to 1 sachet of Latigo 1000 10 grams. At saka sa barako din po pwede rin. 1:1 ang ratio nito, no? Sa isang barako is ito 1 sachet of Latigo 1000 10 grams bago ang breeding. Pwedeng ihalo sa tubig or sa pagkain. Guys, ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement ay mabibili po sa Agribet Stores nationwide. Meron po sa Shopee online at meron din po akong nilagay na dalawang link po para sa mga nais pong mag-direct order sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, yan po ang King's Beta Plus ay pwede pong gamitin sa lahat ng stage sa baboy. Maliban lang guys sa isang baboy inahin na buntis. Every other day mo lang siya gamitan upang hindi masyadong lumaki o kaya hindi masyadong tumaba ang kanyang mga biik sa loob ng kanyang tiyan. Guys, sana po meron kayong napulot na naman na munting idea dito po sa akin pong simpleng video na ito. At kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, huwag mo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka po and hit the bell ring para po sa mga bago kong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Sa mga expert pala dyan, mabuhay po kayo and thank you for watching. God bless po sa ating lahat.